sa kanilang angking kakyutan, hindi na maikakailang marami ang nai-inlove sa mga pusa. Pero bukod sa kanilang adorable looks, aba, meron ding mga pusa na lumalaban sa katilinuhan at kakaibang talento. Tulad na lang ni Pisoy na bantay sa isang tindahan. Isa lang sila sa paboritong furry pets ng mga tao. Minsan, mahirap maintindihan ang kanilang mood. Pero madalas na kinagigiliwan dahil sa kanilang charm. Bonus pa kung ang alagang muning, matatalino rin. Ang ilan sa kanila hindi lang basta matalino, kundi marunong ding makisama sa lakad ng kanilang fur parent. Through thick and thin, kasama ng ilan nating kabrigada ang kanilang fur babies. Pero hindi lang kasama, kundi karamay pa sa kanilang trabaho. Tulad na lamang ng pusang si Tisoy na naka-aura pa. Ang mga abalang kalsada ng ermita, hindi lang basta pasyalan ng mga tao. Dahil may dinarayo raw ritong artistaheng pusa? Nadatnan kong busy si Nanay Jana sa pagtitinda. At sa tabi niya, nakachill ang isang puting pusa. Meet Tisoy! Hindi lang nakadamit. Nakashades pa! Meow del yarn? Marami ang nahuhumaling kay Tisoy dahil sa kanyang kakayahang manatiling naka-aura na hindi man lang naiirita. Kita ang taglay na pasensya at pagkamasunuri ni Tisoy kay Nanay Jana. Kaya nitong July lang, nag-viral ang iba't ibang litrato niya. Nay, kailan niyo po nakuha si Tisoy? Kinalayan dito eh. Maliit pa siya, siguro mga 1 month para matapos ko ng anak. Doon sa simbahan, dalawa yan. Tapos binigay yung sa akin yung isa. Sa ilang taon na si Tisoy? Ay, 2 taon na yun. Oh, bakit Tisoy? Kasi puti eh. Eto nag-viral si Tisoy. Bakit mo naman ano? Bakit mo na kaniligang damitan pa si Tisoy? Parang anak mo na ba si Tisoy? Siyempre, kasi wala naman ako ng iba na sinaganaw kung di siya lang. Maraming din mamimigay sa kanya yung mga damit. Meron din doon mga tagay ko dyan, tirong binigyan yan. Oo. Tapos, ginawa ko na binilihan ko rin. Pero pati sa hanap buhay, kasama ko. Oh, kasama ko. Tisoy eh. Ano ba, tingin mo ba iswerte sa'yo si Tisoy pag kasama mo siya? Ganon din. Kasi hindi ba kami lagi kami minsan matabenta. Hindi ko alam, binablog na pala siya. Tinatanong lang kung pwede daw pipicturan yung usapon. Siko, sige, pipicturan mo. Yung pala binablog na kami, kinabukasan nakikita ko na siya sa dumadaanan sa cellphone ko. Eh, ngayon na parang celebrity na ba si Tisoy? Marami na ba nagpapalitrato kay Tisoy? Minsan may mga galing ng Enuhiro kasi pumunta daw dito. Si Tisoy ba yan? Sabi ko, oo siya nga yan. Bakit? Hindi nakikita ko kasi sikat niya. Sabi ko, ha, paano mo sikat yan? Sa kada dumaraan, talagang napapatingin at napahihinto ang mga tao kay Tisoy. Kaya hindi ko na rin pinalagpas na magpa-picture sa cute na binda ritong pusa. Tisoy! Selfie! One more, babe! Sa maghapong pagtitinda, syempre napapagod din ang ating munting artista. Kaya break time muna para kay Tisoy! Sa kabila ng pagiging meowdel ni Tisoy, malambing din ito kay Nanay Jana. Nararamdaman niya ba pag malungkot? Siguro nararamdaman din niya. Kasi minsan yan, tumitingin lang sa akin dito sa sakarito. Minsan lumabas siya sa sampa sa akin pag makaupo ako. Ano pong mensahe niyo doon sa iba na maaaring hindi pa nag-aalaga ng hayop? Gano'n ba kasarap din ang pakiramdam na meron ding alaga? Yung mga hayop kasi, hindi kasi dapat yung sinasaktan. Kasi may buhay din yan katulad ng tao at saka dapat kasi mamahalin nila. Yun ang pagsa akin. Kasi yung hayop, parang tao yan eh. Kung si Tisoy naglalako sa umaga, ang isang pusa namang ito pang night shift ang drama.
Nagbago ang buhay ni Rene, isang security guard sa isang fast food chain, nang makilala niya sina Lomeng, Butcheng at Shanky. Nag-viral kasi ang mga litrato habang pinakakain ni Rene ang stray cats sa pinagtatrabahuhan niya. Start ng viral ka noon, tatlo na sila tuwing umaga pinapakain ko sa side ng store. So, mayroon palang isang pet lovers din na naangan ako ng stolen shot. Si Lomeng, napulot ko po yan doon sa store nung kasagsagan ng lockdown, as in kuting-lakuting po siya. Wala akong ibang kasama doon during lockdown kasi mga sarado yung establishment. Siya ang kasama ko doon sa store, maaraw, mapagabi. Pinakain ko lang, tapos hindi naman din po siya umalis. Ayon kay Rene, dati na raw nailigtas ng pusa ang buhay ng kanyang pamilya, kaya malaki ang respeto niya sa mga ito. Una kong bahay, nasa Caloocan po ako. That was 2012. Meron akong isang pusa na kusang nagpa-adapt sa bahay. Kasi ano siya, minaltrato ng owner, tinanggap ko sa bahay. After noon, mga ilang months, accidentally nag-leak yung gasol namin. So wala kami pareho sa bahay ng misis ko. Ang nandun lang is yung anak kong panganay. Tapos umakyat doon sa kwarto, kinalampag ng kinalampag. So nagising siya. Pagbaba niya, umaalingasaw na yung gasol. Katuwag niya sa pagbabantay sa establishmento ang mga pusa. Kapag may bisita, kinakausap daw ni Rene ang mga pusa at in fairness, marunong naman daw itong makinig. Opo ma'am, tinitrain ko kung may maraming bisita ma'am. Kasi bago dumating yung mga bisita namin, ina-advise sa amin na bukas may bisita tayo. Pagdating ko pa lang sa store, pinapakain ko na, kinakausap ko na, magsitago muna kayo ha kasi meron tayong bisita. Actually yung naiintindihan nila, tumatago sila kasi mismo yung mga bisita namin doon na nakakilala na sa kanila during that trendy, mga hinahanap na rin sila. Nagugulat na lang, pag wala na rin yung bisita, nasa harapan ko na rin sila. Pero ang mga pusa sa litrato na sina Lomeng, retired na raw sa pagsisecurity. Kaya may bagong recruit ngayon si Rene. Sa unang tingin, parang pagalagalang pusa lang siya. Pero pagkagat ng dilim, Jujuti na ikaw ha! Jujuti na kayo! Aba, naka-night shift pala si Muning. At mukhang marunong din itong mag left-right at alisto rin sa masasamang loob. Kilala siya sa pangalang Lauro. Si Lauro po napunta yan dito last June. Basta mag-2 months pa lang po yan dito. Sobrang mahilap yan ang unang gabi yan dito. Tamang-tama na pakulan mo that time. Laki silong lang siya dito sa gilid. So binigyan po din siya ng pangkain. Parang nasari na rin po siya na mag-stay dito sa loob. At dito na kami ngayon ni Lauro, naka-duty. So si Lauro kasi pagka nandito na ako sa pinto, tatabi na rin po yan siya. Kaya pagka nandito kami sa pinto, natutuwang mga customer kasi pihira lang daw sila makakita ng pusa na naka-duty din po. Kaya yung mga customer namin, pinabalik-balikan nila lalo na pagka nandito yung pusa. Snappy pala itong si Lauro dahil kapag nagro-roving sa gabi si Rene, nakabundot din siya. On duty yarn? Bukod sa mga customer, mukhang binabantayan niya rin ang ibang pusang pagala-gala sa kanilang lugar. Siyempre, may break time din si Lauro. Lauro, kakain ikaw ha. Maghahapunan ka muna. Kasi pag break ko, ikaw naman din sa pinto. Kahit na stricto si Lauro sa pagbabantay sa establishmento, hindi naman siya madamot sa ibang pusa. Share your blessings, ika nga. Hindi lang best buddy ni Rene si Lauro sa pagbabantay, kundi stress reliever din. Nung nandun ako sa store, ma'am, nung kasama ko pa sila sa duty ko, malaking bagay sa kanila, ma'am, kasi sa gabi, sobrang harot. Tipong aantukin ka na, sila mismo ang lumalapit sa akin para harutin ako. So yung tipong aantukin ka na, nawawala. Nakasanayan na rin ng mga katrabaho ni Rene na makasama sa araw-araw ang mga pusa. Doon naman po sa mga katrabaho ko, okay naman po sila. Supportive naman sila. Pag mayroon silang natitirang food, binibigyan din naman po sa kanila. Especially pag wala ako, pag day off ko, yung mga kasama ko po ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Ang kaiba na ugali ng cats and dogs is cats are more independent.
while dogs are more dependent on their masters or their owners. Sa cats kasi, based on scientific studies, they have 250 million neurons sa kanilang cerebral cortexes. So that makes them more intelligent in terms of space and in terms of navigation, in terms of memory. So, mas highly complex yung kanilang brain compared to dog. But of course, may mga limitations din, di ba? Pero ngayon, nakikita natin the complexity or naiintindihan na natin yung kakaibang kakayanan ng ating mga alagang pusa. Kung gaano ko kamahal yung pamilya ko, yung mga anak ko, yung asawa ko, ganun kalibil sila doon. Ang pagkain nila talagang kasama ko sa budget. Ganun ko sila kamahal. Kaya nga po pag nakikita ko na mayroon silang nararamdaman, parang na-stress ako kasi yung tao nakakapagsalita, nakakapagsabi kung anong masakit. May buhay din yan sila. Hindi lang yan sila nakakapagsalita, pero nakakaunawa sila, nakakaintindi sila once na parang minamaltrato sila. Mensahe ng talented cats. They can be smart members of the society at hindi lang basta saling pusa. Ako po si Lala Roque kasama sa iisa Brigada.